mackerel cutlets. Actually, itong recipe na to, natikman ko siya sa Goa. Nung natikman ko siya, talagang masarap siya, tapos kakaiba yung lasa niya. So, inalam ko talaga yung recipe para matutunan kong lutuin. At pag gusto kong kumain nito, ginagawa ko talaga. So, madali lang naman siya. Panoorin niyo lang po yung video ko para malaman niyo yung procedure ng paggawa ng mackerel cutlets. So, yung mga kailangan nating ingredients is mackerel. Dalawang peraso to. So, ang ginawa ko is binawid ko siya muna sa tubig, tapos nilagyan ko ng asin. Tapos, nung luto na, hinimay-himay ko siya na pino. So, yan. Ganito yung itsura niya pagkatapos niyong himayin. Tapos, kailangan natin ng isang green chili, isang onion, ginger at saka garlic paste, tapos isang bundle ng coriander leaves. So yung ginger and garlic paste, mga 1 tablespoon yan. Tapos kailangan din natin ng isang sliced bread. Tapos itong mga masala, optional to. Kung wala naman sa inyo, pwede nyo hindi lagyan kasi malasa naman na talaga yung mackerel. So, ito kasi nasanay na kami ng may mga spices, so kaya nilalagyan namin. So, lalagyan ko siya ng garam masala, red chili powder. Kung wala red chili powder, lagyan nyo na lang ng green chili. Tapos, turmeric powder. So, yan. At asin. So, kailangan natin ng asin. Tapos, yung pinag-boil nyo ng mackerel, magtira kayo ng konti. Kasi para mamaya, pagka nag-mix na tayo, para maging basa siya, lalagyan natin ito ng konti. Tapos, mamaya pag magpiprito na tayo, kailangan natin ng semolina. Hindi available yung semolina, pwede kayong mag-grind ng rice or pwede din kayong gumamit ng flour kung wala kayong grinder ng rice. So, optional to. Dahil lang available to dito sa lugar namin, ito yung ginagamit ko pag nagdudito ako ng mga kahit ano, isda or kung ano man yung preferring ko. Normally, ginagamit ko itong pagkakas. So, yan guys, yan yung mga kailangan natin. Mag-start na tayong pag-aluluin yung recipe. So, i-mix lang natin to lahat. Yan, lagay lang natin lahat ng mga ingredients. Pagsama-samahin lang po. Sure na magugustuhan nyo to kasi malasa talaga yung mackerel. So, i-mix lang natin to. So, guys, ilagay na natin yung mga masala. So, kung hindi available, katulad ng sinabi ko, kung hindi po available yung masala, pwede nyo pong hindi lagyan. Kasi yung mackerel is malasa na siya. So, lagyan natin ng 1 teaspoon ng red chili powder. Ng garam masala. One teaspoon ng turmeric powder. Tapos yung asin, lagyan muna natin ng 1 teaspoon. So, i-mix lang natin.
yan guys, ilalagay ko na yung bread. So, bali kakamayin ko ito, malinis naman yung kamay ko. Tapos, lagyan natin na itong pinag-boiledan ng mackerel. So, mimix natin siya ng mabuti. Tapos i-dip natin dito sa rava. So ganito yan. Tapos i-lagyan nyo lang sa rava. Yan, ganyan. So ganito lang guys. Tapos mamaya ipiprito natin pagtapos na. Ibang pinirito natin. So, tanggalin na natin dito at ilagay natin sa